Mama Kim, this is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Okay, Johnny, ilang taon ka na muna? Tsaka taga saan? Taga Davao City po ako. Ilang taon? 35 po. Okay, 35 years old, taga Davao City. Okay, Johnny, ano bang problema mo? Yung buod lang, ha? Huwag na yung lahat-lahat. Yung isa ay, lang. Nawala. Teka lang, nawala yung volume. May ginalaw ka ba? Ayan, teka lang ha, nawala yung volume mo sa amin. Parang malas. Ayan, okay. May nawala yes, lang. Okay. Oh, sige, Johnny, ano nangyari? Go. Ano po kasi, naka-long distance relationship po ako. Yeah, yung kapart, yung long distance relationship ko ngayon, ma'am, as a partner ko po. Okay. May anak po kami, dalawa. Okay. Tapos, sa pag-alis naman na dito sa Davao, okay naman yung relasyon namin. Tapos, may mga misunderstanding na ba po about kami, how many years? Kasi 10 taon na po kami nagtapa. Yeah, tapos may anak kami, dalawa, nabait sa kalalaki at 5 years old saka 6 4 years old saka 6 years old. Tapos nung umalis siya dito sa ano sa Pilipinas. Okay naman yung plano namin sa relasyon namin. Hangga't na nagkaroon kami ng medyo tampuhan at saka away lang ba. Nakipag-break up agad siya sa akin. Ay, aray! Opo. Tapos? Nung nakipag-break up siya sa akin, binigyan ko naman siya ng chance. Binigyan ko, nirespeto ko naman yung break up namin kasi parang toxic na raw ako sa relasyon namin. Palagi na kami nag-aaway. Sabi ko sa kanya, wala namang problema kasi normal namin sa pamilya. Kung may mga tampuhan, away, hindi mo naman pag-usapan. Ayaw ko nang makipag-usap sa iyo. Ako, sige. Respetuhin ko yung breakup natin. So after mga 1 month, nakikommunicate ako sa kanya. Ganun pa rin. Ayaw pa rin niya akong kausapin hanggat na nagkaroon ng block. Dinak niya ako sa Messenger. Yung mga anak namin, tinatawagan lang na niya. Sa kanyang magulang. Kasi yung magulang niya dito sa Davao din, medyo malapit-lapit din. Saka hinihiram naman ng parents niya yung mga anak ko. Tapos binibigay ko naman. Tapos doon siya makipag-usap. Okay. So ibig sabihin, break kayo ngayon, binlock ka, ganun. Oo, magdadalawang buwan na po. Binlock ka, magdadalawang... Ay, teka lang. Yung pagbablock sa'yo, dalawang buwan na. Opo. Pero mag-live-in kayo. Pero, wala ka bang panghihinala na baka may iba na yan? Kasi normally, di ba kapag binablock ka lang naman ng isang tao, kasi meron na siyang iba. Baka may mga ganon. Kasi po, pag nung time na nagipag-break up siya sa akin, after 1 week, sinabi niya sa akin na wala na raw akong pag-asa sa kanya. Ay! Tapos sabi niya, wala na raw akong pag-asa sa kanya, wala na raw akong hihintayin pa. May nakita na raw siyang lalaki doon na kumbaga may nakita na siyang lalaki na karapat-tapat. Ipagpapalit niya sa iyo. So ibig sabihin, meron na nga siyang nakitang iba at hindi ikaw 'yon. Tama ba? Opo, sabi niya sa akin. Pero tinanong ko naman yung magulang niya, yung mama niya. Kasi yung mama at siya, palaging nabibideo call araw-araw. Sabi na, kaya tinanong kong mama niya kung totoo ba yung sinasabi niya. Sabi naman ng mama niya, wala naman raw. Okay, so ibig sabihin 2 months na kayong, 2 months ka na nakablock sa kanya. So ngayon, ano ang tanong mo sa akin? Gusto mo ba siyang balikan? O gusto mo na bang mag-move on from her? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto ko lang mga malinawan po yung pag-iisip ko, ma'am, kung bakit nagkaganon po yung mga sitwasyon ba. Okay. Pa ngayon naman, tapos naman po, ma'am, tatlong buwan na siyang hindi nagpapadala sa mga anak niya. Tapos ngayon na buwan, nagpapadala siya.
Okay. Nagpapadala naman siya ng sustento. Ngayon lang na buwan. Halos mga tatlong buwan siya na mag-aapat ng buwan nang walang sustento. Tapos ngayon na buwan, nagpapadala siya sa sustento ng mga bata. Eh, hindi naman dinadaan sa akin. Dinadaan naman yun sa mama niya. Tapos, okay. Tapos yung mama niya, sabi niya, hinirhiramin daw yung mga anak ko. Tapos sila na daw bibili ng mga gamit sa mga bata nung pag-aaral niya. So parang inalis ka na sa picture, ganon. So parang binabaliwala ka na lang, ganon. Opo, kaya sinabi ko sa kanya, kung pwede naman sana, eh, huwag naman na idaan sa mga mama mo at sa magamulang mo kasi nagkakaroon tayo ng ano niyan eh. Nang hindi pagkakaunawaan. Oo, tapos ko, sabi ko sa kanya, eh bakit mo akong ginaganyan? Oh. Sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag mo naman akong ganyan. Kasi yung magbibigay ka naman ng sustento, hindi diretso mo sa akin. Huwag mo naman ipadala sa mga magulang mo para namang nakakaloko ng pagkakatao ko niyan. Yan. O, tapos? Sabi niya, kahit piso daw, hindi naman ako makakakikim ng pera niya. Eh, sabi baka, ko, wala naman ako. Baka kasi ginagastos mo yung pera niya. Ay, hindi naman po, ma'am. Kasi dati-dati po, nagpapadala niya sa akin yung pera. Tapos wala naman akong problema kasi yung pera na pinapadala niya sa akin, maliit na naman, maliit lang. Man, tapos may binabayaran kami na ano ba? Kasi umuutang siya ng appliances. Tapos may binabayaran kami. Tapos yung kalabi niya, eh bakit? Eh kung magpapadala ka ng pera dito, eh halos kalahati lang makarating sa akin. Tapos yung kalahati doon sa mga magulang mo. Oh, so parang nagtatampo ka pa ngayon kasi parang hindi ka na niya pinagkakatiwalaan. Hindi na kayo nagkakasundo sa maraming bagay, ganon. Opo, sabi ko sa kanya, wala naman problema sa akin kung hindi ka naman magpadala sa pera sa akin ito. Kaya ko naman buhayin yung mga anak mo, kaya ko naman sustintuhan, eh may trabaho naman ako. Sabi okay. Ko, kahit hindi ka naman magpapadala ng pera, kahit ipunin mo yung pera mo yan, dyan sa tinatrabahoan mo, eh, gusto ko lang sana ay magkakaroon tayo ng magagandang relationship. Hindi yes. Naman ganitong ganyan. Oo, yung parang nag-i-snub na lang kayo sa isa't isa. Oo, sabi ko sa kanya, magubuhay ko yung anak dito, yung anak ko dito, at saka yung pamilya natin dito, kaya kong buhayin. Kasi okay naman yung sahod ko dito. Wala naman problema. Sabi ko sa kanya. Sabi okay. Ko sa kahit pisong duling daw, hindi na ako makakasikin ng pera. Sabi ko sa kanya, eh, hindi naman ako... umaasa sa pera mo. Kasi hindi po ako eh. Nagpatrabaho ako. May pera din ako. Sabi yes. Ko sa kanya. Yes. Kumbaga hindi ka naman palamunin. Oo. Oh, sabi ko sa kanya, yung pera mo yung tinatrabahoan mo dyan, magkano lang yung nasa Saudi? Magkano lang yung sahod mo? Sabi ko ka sa'yo, yung pera na yung tinatrabahoan mo, huwag mong ipabigay doon, bigay doon. Sabi ko, doon siya nagagalit sa akin, ma'am. Kasi ina-advise ko siya. Eh, sabi ko, unahin mo muna yung sarili mo kasi yung pera na hinahirapan mo, hindi yan basta-basta na makikita kasi pinapaguran mo yan. Halos yes. Sa pinapahot, ibibigay mo doon sa pamilya mo. Bigay okay. Mo sa lula mo, bigay mo sa kapatid mo, bigay mo sa mama mo. Eh, magkano na lang yung matitira sa sahod mo? Oo sabi nga, naman tama. Akin, sabi ko naman, sabi nyo naman sa akin, wala kang karapatan kasi ako ang naghihirap niyan. Eh, hindi naman, huwag mo nang mamasamain. Sabi ko sa akin, huwag mo mamasamain kasi normal lang yun, matumulong ka sa magulang. Pero unahin mo yung pamilya mo. Correct. Okay, siguro ito, ano, Ate Johnny, tuloy. Kuya Johnny, no? Parang talagang nararamdaman ko, naiinis ka talaga doon sa asawa mo. Oo, talaga, ma'am. Sobrang inis ko, ma'am. Tapos, sa sobrang kong inis, ma'am, initigilan ko lang yung sa sarili ko, ma'am. Oo. Nung time naman na nakikipag-break up niya sa akin, ma'am, hindi ko naman, talagang... Ilang araw talaga akong umiyak, ma'am. Hindi ko talaga matanggap sa sitwasyon kung ganyan ba. Mahal mo, ganon. Sobrang mahal ko, ma'am. Kasi almost 10 years kami, ma'am. Halos yan kung dito pa lang dyan sa bahay, ma'am. Yung asawa ko, ma'am, sa totoo lang. Hindi ko lang ipag, ano. Halos mabasa lang yung kamay niya, ma'am, kung kakain lang yan. Oh, ano nangyari? Nawala. Hello, ma'am, hello. Oh, 'di ba? Sobrang alaga mo yung misis mo kaya ang sakit-sakit sa iyo na parang binabaliwala ka na lang niya ngayon. Kasi dadatan, ma'am, kasi umabot yung pandemya, ma'am. Kasi sabi ko sa kanya nung unang-una pa lang yung pagsasama natin. Huwag mo sabihin na hindi ka nagkaroon ng masayang memorable moment kasi unang-una pa lang ginawan kita ng bahay, binigyan kita ng magandang bahay. Oo. Oo, binigyan ko pa ng bahay. Hindi kita, ano... Eh, bakit taga lang? May tanong ako, Johnny. Kung maganda naman pala yung buhay ninyo, bakit kinakailangan niya pang mag-ibang bansa?
O yan, nawala na si Johnny. Na-hybrid si Johnny sa misis na. Actually, live-in partner niya for 10 years. May anak sila dalawa. Pagkatapos, bigla na lang, ay, nawala. Taka lang nawala si Johnny. Ngayon, teka, try lang natin tawagan ka ulit ha. Pero kung hindi man, recap na lang natin. Ito si Johnny na 35 years old, taga Davao. Na high blood sa asawa niya na nag-abroad. At nung nag-abroad nga, bigla na lang daw siyang bilak. Bigla na lang sinabi na maghiwalay na sila kasi may iba na daw siya. At hindi na sa kanya directly nagpapadala ng pera. Actually, sa tingin ko naman yung issue ni Johnny, it's not really about the money itself eh. Kasi may trabaho naman siya eh. Kaya niya namang buhayin yung pamilya. Hindi naman yung pera yung, kumbaga, yung point niya talaga doon. Yung point niya talaga doon is parang nababypass yung authority niya bilang ama ng tahanan. Bakit kinakailangan ipadala yung pera sa ibang pamilya? Na samantalang nadyadyaan naman siya at hindi niya naman daw winawalda. So para talagang binabaliwala na siya. Ito talaga yung literal na word na baliwala. Aww. Yung nandyan ka naman, present ka naman, binibigay mo naman lahat ng best mo, pero para dun sa tao, baliwala ka. Shaket. Bakit ganon, no? Ay, nako. Ang sakit. Parang ang sakit lang din nun. Kasi nakita naman natin, di ba? Narinig naman natin kung gaano kamahal nitong lalaki si babae. Pero, binabaliwala pa rin siya. Alam mo, okay lang baliwalain ka ng tao kung talagang binabaliwala mo rin siya, di ba? Para quits-quits lang kayo. Kung halimbawang nagluloko ka at binabaliwala ka na nung jowa mo, okay lang yun kasi may ginawa kang kabalastugan. Pero yung binabaliwala ka ng isang tao na wala ka namang ginagawang masama, ang sakit nun. Diba? Sana may ginawa ka na lang masama para baliwalain ka, diba? Pero kung wala ka namang ginawa masama, you're doing your best para buuin yung family ninyo para maging responsableng ama, tapos babaliwalain ka ba? Talaga nakakasama talaga ng loob. Alam mo, Johnny, wala ka naman dito sa linya natin, pero alam ko naririnig mo ko. Ako, I felt na hindi naman biglang mawawala na lang ang babae ng gusto niya lang. O trip niya lang, diba? Bigla na lang nagloko, bigla na lang ayaw kanyang kausapin. Ako naniniwala na meron ng mga previous events o kaya naman meron ng mga previous misunderstanding na nagkapatong-patong kaya nag-give up na siya sa relationship. And you might not be the problem but her. Diba? Kasi minsan kapag naghihiwalay sa relasyon, hindi naman dahil yung partner mo yung may problema eh. Minsan kaya kayo nagkakahiwalay at nagkakalabuan sa relasyon kasi ikaw talaga yung may problema. Diba? So maybe your asawa is going through some problems of her own at meron din siyang problema sa kanyang sarili, sa kanyang sariling ugali, sa kanyang mga sariling inaakto, sa sarili niyang mga desisyon. At saka knowing na LDR kayo, talagang malapit talaga yan sa tukso. So ako, I guess, sinasabi niya man sa mga magulang niya na wala siyang iba, pero the fact na inamin niya sa'yo na may iba na siya, I really think na may iba na siya. Kasi malakas ang pakiramdam ko na kaya ka magbabaliwala ng isang tao na full support naman sa'yo, eh kasi may iba nang sumusuporta sa'yo, na mas malapit sa'yo. Diba? Ayaw naman natin masyado maging judgmental dito, diba? Pero bakit naman bigla na lang na hindi ka papansinin ng misis mo? Bakit na lang biglang ibablock ka niya? Ibig sabihin, may ibang nagpapasaya sa kanya. Diba? So, hindi rin yon imposibleng mangyari, lalo na na LDR nga kayo. So, siguro para sa akin, no, let's really pray and hope for the best of your family. Siguro hindi pa rin naman ito yung point na kinakailangan mo ng sumuko sa kanya. Baka kasi nangangailangan niya lang yan ng konting kalabit, diba? Konting lambeng, diba? So, hindi ko naman ina-advise na hala, sukuan mo na siya agad kasi sayang yung pamilya eh. Sayang yung pagmamahala na meron kayo. Baka na-tempt lang siya sa ibang bansa. Baka napagod lang siya na kailangan nyo lang magpahinga. Kasi may ganun sa relationship talaga eh. Lahat ng relationship. Okay? Lahat ng relationship, dumadating talaga sa punto na napapagod tayo. Kahit gano'n pa natin kamahal yung isang tao, may time na napapagod tayo. Lalo lang mag-LDR kayo. At LDR nga kayo. Ang layo-layo nyo sa isa't isa. Parehas kayo nagtatrabaho. 10 years na kayo na nagsasama. Tapos biglang LDR kayo, ang daming mga tukso, tapos mapapagod ka ba? Talagang normal yun. Pero ang dapat na gawin lang natin is magpahinga. Pero yung iba hindi nagpapahinga. Nagpapahinga sa iba. So baka yung misis mo nagpahinga sa iba, pero ayoko namang i-end yung relationship na meron kayo. So siguro para sa akin, i-work out mo pa, ipaglaban mo pa yung relasyon na meron kayo. Pero kapag tinuloy-tuloy pa talaga yan ng misis mo, the binlock ka na, kasi yung iba block ka ng 2 months, iba na yun ah. Napaka-disrespectful na yun. At saka ibig sabihin, may iba na talagang kinasisiyahan sa buhay yun.
So, kung hindi pa rin siya nagbago talaga after several suyo mo sa kanya, so I think you have the excuse and you have the reason para mag-give up sa relasyon. Lagi ko lang sinasabi dito, ayoko lang na mag-give up kayo sa isang relasyon that you're not doing your best. Yung parang nagkaroon lang kayo ng problema, nagkaroon kayo ng misunderstanding, tapos gi-give up ka na, susuko ka na, hiwalay na, ganon. Gusto ko, bago man kayo bumitaw sa isang relasyon, you really did your very best. Yung kahit na aapakan ka na, kahit na lasug-lasug ka na, pero mahal mo eh. Para wala kang regrets. Mahirap kasi mabuhay sa isang regret na sana ginawa ko to, sana pinaglaban ko to, sana pinatawad ko. Diba? So kung pwede mong patawarin, kung pwede mong i-workout, i-workout mo. Pero kung hindi na talaga, maiintindihan ka namin. Okay, so yun lang masasabi ko sa iyo, Johnny, as a man and someone who has a family. Paglaban natin ang pamilya natin. Pero to the point na kung umabot pa yan ng ilang buwan na hindi ka binablock ka pa rin at meron na siyang ibang kinakasama, baka kinakailangan mo na mag-let go. Minsan, talaga, mga pamangkin, kahit gaano natin kamahal yung isang tao, pero kung hindi na tayo mahal, it will never work out. So kung mahal tayo, mag-i-stay yan. Kung mahal tayo, babalikan tayo. Kung mahal tayo, willing na itama ang mga pagkakamali. Pero kapag hindi bumalik, kapag ayaw na, huwag na nating ipilit. Kasi kahit gano'n natin siya kamahal, kung hindi tayo mahal, it will never prosper. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.